God is good. And all the time, amen. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Letting go and moving on. Kung ating titingnan ang ating mga buhay, marami pong mga nangyari sa atin na minsan hindi po natin makalimutan. Minsan masakit na kung saan ay hindi po natin mabitiwan. Diba? Sa buhay ni Joseph, when Joseph was 17 years old, marami pong mga hindi magandang nangyari sa kanya. Siya po ay tinangkaang patayin ng kanyang mga kapatid. Siya po ay inihulog sa balon. And then, siya po ay ibinenta sa mga mangangalakal na Israelita. At pagdating sa Ehipto, ibinenta naman ng mga Israelitang ito kay Potiphar. At sa lugar ni Potiphar, pinagkatiwalaan siya, ngunit ang asawa ni Potiphar ay siya po ay pinagbintangan ng hindi totoo. And then, si Jose ay nabilanggo. At dahil nga ginagabayan si Jose ng Panginoon, si Jose po ay pinagpala ng ating Panginoon. At siya ay pinagkatiwalaan sa bilangguan. Pinagkatiwala sa kanya ang lahat ng gawain at lahat ng mga bilanggo. And then, sa loob ng bilangguan, ginamit pa rin si Jose ng ating Panginoon. Dahil yung dalawang tagasilbi ng tinapay at tagasilbi ng alak ay nagkaroon ng panaginip. At doon nagministeryo ang Panginoon at ipinaliwanag ni Jose yung mga panaginip nila. At nagkatotoo nga yung mga panaginip nila. At sabi ni Jose doon sa tagasilbi ng alak, alalahanin mo ako kapag naroon ka na. Pero hindi naalala siya ng tagasilbi ng alak. And after two years po ay ang parao ay nanaginip. Nanaginip po ang parao na kung saan tinawag niya na ang lahat ng mga salamangkero, lahat ng mga huhula, pero walang makapagsabi kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. At naalala ngayon, after two years, saka palang naalala ng tagasilbi ng alak si Jose, na kung saan siya ang inirecommend sa parao. At yon, na ipaliwanag ni Jose kung ano yung panaginip ng parao. Ginamit ng Panginoon sa dami-dami ng naganap sa kanyang buhay, hindi po pinabayaan si Jose ng ating Panginoon. So in verse 41 nga, sabi dito, gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan. So yun po yung favor na ibinigay ng ating Panginoon kay Jose. So, paano po natin magagawa na mag-let go or mag-move on? Mag-let go at mag-move on sa mga pangyayaring masakit, hindi katanggap-tanggap para sa atin. In verses 15 hanggang 17, makikita or mababasa po natin dito yung paghingi ng patawad ng kanyang mga kapatid. So, forgive. Paano po tayo maka-let go at maka-move on? We should forgive. Kailangan po nating mag-forgive. Bakit kailangan po natin ng forgiveness? Dahil meron pong kasalanan. Diba? Ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon yung pagpapatawad dahil lahat po tayo ay nagkasala. Nagkasala kung kaya't ibinigay po sa atin ng ating Panginoon yung pagpapatawad. Ang kasalanan po ay nakakasira po ng ating buhay. Nakakasira lalo't higit ng ating spiritual life, ng ating relasyon sa ating kapwa, lalo't higit ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ito po ang naglalayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, yung ating mga kasalanang nagagawa. Katulad po ni Adan, di ba? Yun po ang nag-separate sa relasyon natin sa ating Panginoon. Pero salamat sa Panginoong Hesukristo na siya ang naging daan upang tanggapin po natin yung or mapanumbalik yung dating relasyon ng tao at ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, na ibalik po yung relasyon po ng Diyos at ng tao. In verse 19, ang kanyang mga kapatid po ay nagpatira pa, nagpakumbaba at humingi ng tawad
sa kay Jose. Sabi dito ay, pero sumagot si Jose sa kanya, huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plan ng Diyos? Diba? Pinatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid. So bakit po kailangan nating magpatawad? Bakit kailangan po nating magpatawad? It helps you move forward with your life. It begins your healing process. So kailangan po nating magpatawad hindi para sa ating pinatawad, kundi sa ating sarili. Para magkaroon po tayo ng peace. Magkaroon po tayo ng kagalakan. Di ba? Magkaroon, kaya sabi nga ng Matthew chapter 18 verses 21 hanggang 22. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, Hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Or sa English translation ay 70 times 7. Akala ni Pedro, kasi sa kultura ng mga Hudyo, ang kanilang pagpapatawad lang ay hanggang 3. So, sinobrahan na niya. Sabi na kay Jesus, hanggang 7 beses po ba? So, akala niya grace na yung 4 na pagpapatawad. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi. 70 times 7. Yung pagpapatawad po natin sa ating kapatid. No? Sa atin bilang mga tao, sa atin bilang mga nilalang ng Diyos, mahirap, di ba? Mahirap po ang pagpapatawad, lalo pag napakasakit or matinding kasalanan yung nagawa sa atin, mahirap. Pero sa tulong ng ating Panginoon, sabi niya kay Pedro, 70 times 7 po tayo pinatawad. Tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon, even we are not deserving sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Kahit tayo po ay napakatindi yung kasalanan ng ating nagawa, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Hindi tiningnan ng Diyos yung ating mga ginawa. Hindi tiningnan ng Diyos kung sino tayo, kundi tiningnan ng Diyos kung ano yung tingin niya sa atin. So, binigay niya yung pagpapatawad sa bawat isa sa atin sapagkat mahal po tayo ng ating Panginoon. Realizing that God forgive us even when we have ignored or reject Him should motivate us to forgive others. Kung paano tayong pinatawad ng ating Panginoon, mga kapatid, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na tayo din po ay mag-release or tayo po ay magpatawad din sa ating kapwa. Magpatawad sa ating kapwa. In Matthew chapter 5 verse 44, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang nag-uusig sa inyo. So, imbis na gawa natin in return, gawa natin ang masama, yung gumawa sa atin ng masama, sabi ng Biblia ay idalangin po natin. Diba? So, yun po yung revenge na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, yung pag-pray po natin sa ating kapwa. Na kung saan hindi na sila ay matalisod, hindi na sila ay mahulog, kundi idalangin natin na ang Lord ang magbigay or ang Lord ang mag-ingat sa kanila, ang Panginoon ang magbago sa buhay nila. Dahil araw-araw po tayo binabago ng ating Panginoon. Hindi po tayo perfecto, pero araw-araw habang minemeditate po natin ang salita ng ating Panginoon, habang nakikinig po tayo sa salita ng ating Panginoon, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon kung ano ba yung mga dapat po nating gawin. Sino po ang ating mga dapat patawarin? Your family, your friends, your enemies, your boss, or even your pastor. Baka may nasabi si pastor na, hindi maganda, tapos hindi ka na nagsimba, ay nasaktan ako. So marami po ang dapat po nating arilisan ng forgiveness. Kahit nga minsan sa mga grupo na nagbibiruan, di ba sa biruan minsan, merong nasasaktan. Di ba? Hindi natin alam, nasasaktan na pala yung ating kasama. So kailangan po natin na humingi ng pagpapatawad at magpatawad sa ating kapwa. So maaring nahihirapan po tayo sa ngayon. Pero
inihahanda tayo ng ating Panginoon sa miracle and breakthrough sa ating buhay. Forgiveness sets us free. Kapag nag-release po tayo ng forgiveness, tayo po ay magkakaroon ng kalayaan. In verses 19 to 20, forget. Kung meron pong forgive, merong forget. So, pag tayo po ay nagpatawad, syempre, kakalimutan na natin yung kanilang ginawa. Though, yung pagkalimot po ang napakahirap pong gawin ng isang tao. Mahirap pong gawin. Dahil tayo po ay, kumbaga, ay limitado lang. Limitado. Mahirap pong makalimot sa mga kasalanang nagawa sa atin. Yung mga experiences po natin sa ating magulang, yung ating mga experiences sa ating mga kapatid, ito man ay mabuti or masama hanggang ngayon, siguro naaalala pa rin natin. Simula nung bata tayo, kung paano tayo trinato ng ating magulang, paano tayo trinato ng ating kapatid, hanggang ngayon naaalala po natin. At kung meron pa po sa ating mga puso na parang hinanakit or parang nagbabalik kapag bumabalik po yung mga bagay na yun ay parang sumasama yung loob natin, kailangan po natin, pinapaalalahanan po tayo sa umaging ito na kailangan po nating mag-forgive, i-release po natin yung forgiveness sa taong nasasaktan po tayo at kalimutan na po natin kung ano po yung kanilang ginagawa sa atin. Dahil yun po ang nais ng ating Panginoon. So, despite yung emotion na nararamdaman ni Joseph, ay hindi niya inalaw yung masakit na memories na kanyang naranasan para masira yung kanyang relasyon sa kanyang mga kapatid. He acknowledged the past but didn't make them feel guilty for what they'd done. Hindi niya sinisi, hindi niya sinumbat sa kanyang mga kapatid kung ano yung kanyang ginawa. Kundi, pinatawad niya lang yung kanyang kapatid. Hindi niya ipinamukha na ganito yung ginawa niyo sa akin pero ako ang tumulong sa inyo. Hindi na sinabi yun ni Jose. Kundi, sinabi ni Jose na sino ba ako? Hindi naman ako Diyos. Diba? So, yun po, kailangan po natin na ma-forget yung mga masasamang nangyari sa atin in the past. Joseph demonstrated how God graciously accepts us even though we don't deserve it. Ipinapakita po ni Jose sa ating binasa kung paanong ang pagtanggap ng ating Panginoon sa atin. Na siya ay namatay na kahit parang labag sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi niya, Ama, kung maaari lang natanggalin mo ang sarong ito sa akin. Pero sabi ng ni Jesus, pero ang kalooban mo ang mangyari. Yung kalooban pa rin ng Diyos, na kahit nasasaktan siya sa gagawin niya, na sakripisyo ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, nandoon pa rin na ginawa niya yun dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. In Hebrews chapter 10 verse 17, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Wow. 'Di ba? Kung libo-libo yung nagawa po nating kasalanan, once na inaccept po natin si Jesus Christ, tinanggap po natin yung forgiveness na ibinigay niya sa atin. Sabi ng ating Panginoon, I will remember no more. Your sins, no more. Hindi ko na aalalahanin pa yung mga kasalanang ginawa natin. Kapag tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon. Na minsan yun po yung nagkakondem sa atin. Na minsan yun nagsasabi sa atin, ay hindi ka naman karapat-dapat. Kapatid, ang Diyos ay mapagmahal. Pag sinabi ng Diyos na hindi ko naaalalahanin pa ang mga kasalanan, kinalimutan na niya yon. Minsan, binabalik lang ni Satan sa ating kaisipan yung mga kasalanan yon. Pero, ang Lord, never po tayong i-condemn. Never po tayong
never na ibabalik ng Diyos yung mga kasalanang nagawa po natin. In verse 21, be free. So, mas masarap po mamuhay ng walang kagalit. Di ba po, amen? Di ba? Mas masarap na mabuhay dito sa mundo na walang kagalit. Wala kang iiwasan kapag nasa lubong mo or wala kang iiwasan kapag nasa grupo kayo. So, ipinakita po ni Jose na parang yung nangyari sa kanyang buhay ay parang hindi maganda kasi inihulog siya sa bangin. Parang, kumbaga, kung ating titingnan ay aping-api siya. Diba? Aping-api siya kasi hinulog siya, binenta siya, or kung saan-saan na. Parang iisipin na hindi ako mahal ng aking mga kapatid. Diba? So, kung ating titingnan yung ginawa, kumbaga, ikapamaraanan ni Satan para sirain yung plano, napakagandang plano ng Diyos sa kanya, pero hindi. Kasama yun sa plano ng ating Panginoon. Kasama yun sa plano ng ating Panginoon na to fulfill yung kung ano yung plano niya sa atin. Diba? Kung ating titingnan sa buhay ni Jesus Christ, magtatanong tayo, bakit ipinagkalulo siya ng kanyang mga disipulo na araw-araw niyang kasama? To fulfill the prophecy. Kung hindi siya binetray ni Jude, ay siguro hindi tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi tayo nagkaroon ng forgiveness. Wala tayong reconciliation sa ating Panginoon. So, lahat ng pangyayari po sa atin, buhay, ay merong napakagandang plano ang ating Panginoon. Amen! Kung sa umbagang ito, may nararanasan tayong hindi maganda, Lord, nagpipray naman ako. Lord, hinihingi ko naman ito. Bakit hindi mo binibigay? Bakit parang iba yung nangyayari? Parang taliwas doon sa pinagpipray ko. Remember, church, sa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga nanay, meron ng napakagandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Meron na pong napakagandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. So, si Joseph po ay naging malaking blessing sa kanyang family at sa mga tao at sa family ng kanyang mga kapatid. So, circumstances cannot stop what God has ordained for your life. Sabi ng Isaiah chapter 14, verse 27, sino ang makakapagbago ng plano ng Panginoong makapangyarihan? Sino ang makakapagbago ng plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Wala. So kung ano yung plinano ng Diyos para sa'yo, mapupulfill yun. Marami lang na lubak, marami lang na mga bundok na dadaanan po natin para makamit po natin or matagpuan po natin or maabot po natin kung ano yung napakagandang plano ng ating Panginoon. So, yung mga maraming mga disappointments sa ating mga buhay, maraming mga tao na nagbibetray sa atin, maraming mga tao na nagsisira sa atin, parang pinapamukha sa ibang tao na hindi tayo mabuting tao or masama tayo or whatever na ginagawa ng mga tao para tayo sirain. Pero nakikita po ang lahat ng yan ng ating Panginoon. At ito po ay part ng kanyang plano para sa atin. Pwedeng upang tayo'y mas tumatag, upang tayo'y mas maging strong sa ating pananampalataya or mas lumalim pa yung ating pananampalataya or pagkakilala sa ating Panginoon, nakikita po ng ating Panginoon ang lahat ng yan na nangyayari sa atin. God had given Joseph great success in Egypt. And as a result, he was able to save his brothers and their families during a severe famine. Hindi man po natin mababago ang ating nakaraan, but we don't have to let it determine our future. God is able to redeem the bad intentions of other people. Keep trusting God. Always seek His presence. Keep believing that if God brought you
this far, He's taking you all the way into the place He's promised you to be. Let go yung mga bagay na masasakit na nangyari sa atin. Move on para tayo, para makamtan po natin yung napakagandang plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay. By His grace, by the grace of God, we can choose to bless people who have hurt us, finding healing through forgiveness. Forgive, forget, and be free. God bless everyone.